Yes! Hello! Magandang araw! Magandang araw! Magandang gabi sa inyong lahat. So, ako po si Beth Malong Pinoy. Sa inyong harapan, isa ka ba sa mga nakikibalita about sa nangyayari sa ating mahal na bayan, lalo na sa Metro Manila? Kay Mayor Isko Moreno. Yan, ang bagong halal ng Manileño. Yan. Si Mayor Isko Moreno, yan nakikita natin. Siya ngayon ang sentro ng mata ng mga sambayan ng Pilipino. Yan. Isa siya sa mga medyo may ginagawa na ano ba ginagawa ng Mayor ng Manila ngayon. Talaga kahit dito sa Middle East, sa Saudi Arabia, sa pamamagitan ng mga YouTube, syempre, social media, Facebook, ay talaga nga naman, Mayor. Saludo kami sa iyo, sa iyong ginagawang kabutihan, sa iyong mamayan, dyan sa Manila. Yan po ang action man, yan po ang isang simbolo ng isang taong may puso sa kanyang may puso, yan eh, may aksyon yan sa kanyang nasasapuban. So sa mga ang masasabi ko lang, wala akong against, alam mo na yan, tao na ang mismo nagbumoto sa kanya, siguro tama na dapat na natin baguhin yan. Tama na yung politika, bagkus ay magtulong-tulong tayo. Yan tayo mga Pilipino, baguhin na natin yung crab mentality. We are now a new Filipino. Millennial, yan. Sorry lang ha, may pagka-diction yung Bisaya ako. Pero I'm proud to be a Bisaya, Bicolano at Caviteño. Yan. So yan, although nga pala ako isa Cavite, yan. Kikita ko yung mga magandang balita sa Metro Manila. Comparison noon. Yan. So, hindi na natin ay tawag doon yung hahalukay pa tayo ng hahalukay sa mga past. E bagkos ay move forward na tayo. Yan. Tama yung ginagawa ni Mayor Isko Moreno. Keep it up, Mayor Isko Moreno, sa yung ginagawa dyan. Talagang napaka the best nyo. Nakikita ko yung mga development kagaya sa may Divisoria. Yan, dyan. Dyan lagi kami namimili kapag pupunta kami, mamimili dyan sa Divisoria. Yan. Tsaka sa may sa Santa Cruz. Yan, tama yan. Yung sa may Quiapo ng Jesus Nazareno. Yan. Yung mga bagay-bagay na yan. Simple man, pero may dating eh. Talagang ay bagamat may action ka agad. Sana tuloy-tuloy po natin yan at natutuwa po ang buong sambayan ng Pilipino. Kasi Maynila ay Maynila. Sentro po siya. Siya po yung magiging bagamat sa pintuan ng bahay o gate, yung pag-aaking pinto pa ang kagad. Pintuan, sala. Yung kusina, yan. Alam mo, ang first impression kagad sa Maynila, kapag unang pasok mo, parang ano yan, sa tahanan mo, pagpasok, oh, wow, ang ganda. Entrada pa lang, di ba? Although mga hospitality tayong mga Pilipino, hospitality, yan, talaga nga naman, napaka the best talaga. Malinis tayo, hospitality, lovable, yan. Peaceful. Yan. Tuloy-tuloy ng pag-unlad natin yan. Sulong lang, Manileño. Ako nga pala, si Pet Manong Pinoy, taga Dasma. Yan. So, sinishare ko lang itong moment na to. Kasi talagang kailangan ko na magsalita about sa mga nangyayari. So, ang payo ko lang, although sa mga nahalal na mga alkalde, mayor ng buong Pilipinas, simulan nyo ng pagbabago sa inyong komunidad. Simulan nyo, gamitin yung kapangyarihan upang
tulungan ng inyong mga nasasakupang residente na nabumoto sa inyo at hindi bumoto sa inyo, ipakita nyo na kayo ay may talagang action man, na may sinseridad kayo na gawin matuwid at mapagandang yung sinasakupan. Diba? Maganda yun eh. Eh baka sa susunod na halalan, alam nyo na, baka hindi pa lang kayo maging mayor, baka tumaas pa nga yung rango, di ba? So yan, masasabi ko sa inyo. Ang taong bayan ay nanonood, nakikinig, pinagmamasdan, tahimik lang. Alam nyo na, ang boto ng isang tao ay nakatingin dito at dito. Tandaan nyo yan. Saka yan, alam nyo, magandang tignan ng mga lalo na ngayon about sa pagbalik natin sa kalikasan, yung maging malin, bigyan natin ng pansin ang ating kalikasan, tama ba? Bigyan natin ng balik ang ating kalikasan kagaya ng Ilog Pasig, Manila Bay, yung basta napakagandang tignan kasi for the future, yung mga susunod pang henerasyon ng mga kabataan ay may maabutan pa at may pagmamalaki pa na ganon. Kagaya na nga sa may Balintawak, ayan, sa may dyan sa may Bonifacio Shrine, ayan. Sa may mga parking nga ba? Yung mga parking kailangan ibalik sa original na yung abi ko sa ibalik sa original na tsura, hindi lang sa tsura, sa safety, yan, mga napakaganda talaga tingnan. So yan, ito lang masasabi ko sa inyo mga kaibigan na hindi pa huli lahat mayor, ayan. So kung sino mga mayor o namumuno sa ating pamalaan, ipakita nyo na sincere kayo sa ating mamamayan. Pakita nyo sa mga hindi bumoto sa inyo na tama ang pag-upo nyo dyan. Hindi kayo nagbubutas ng pintang upuan. Joke lang ha. Pero bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ayan. Kahit malumpinay lang po. Yan po lang ang aking pananaw. Tayo po ay may karapatang magsalita. Ayan. Ginagamit ko lang po ang aking karapatan. Ang ibig sabihin nga, maano tayo? Wag na natin balikan yung mga dati pa. We must look forward for the vision. Yung talagang iwasan na natin yung crab mentality. Bango na, sulong na, tungo sa tunay na pagbabago. Solid. Ayan. So yan, mga kababayan, mga kapwa kong OFW. Yan na, nagsalita na ang Pet Malong Pinoy. Salamat sa ating mayor. Bigyan natin siya ng malagandang palakpakan sa mga mayor pa noong Pilipinas. Hindi pa huli ang lahat. Gayahin nyo ang ating Mayor Risco Moreno. Kahit madaling araw, nag-rounding. Talagang chine-check up niya yung mga kung ano-ano yung mga nangyayari sa mga inuutos niya, yung mga gusto niya mangyari. Yan. Saludo ako sa iyo, Mayor Risco Moreno. Patuloy nyo lang yan at maraming natutuwa ng sambayan ng Pilipino at ang inyong nasasakupan. So, ito po ang inyong Pet Malong Pinoy. Signing off. At God bless us all. Stop crab mentality. Tuloy-tuloy lang. Tungo sa pagbabago ng ating bayan. Masalamat.